So matapos nga ang naging magandang performance nito ni LeBron James kahapon against sa Golden State Warriors na kung saan nagdala nga siya ng 34 points, 11 rebounds, 5 assists, 56% sa field goal niya at 45% naman mga idol sa 3-point line. Hindi nga lang yan basta-basta ginawa ni LeBron James dahil may preparasyon nga siyang ginawa sa offseason kung bakit nga magandang kanyang naging performance sa opening night niya ng Lakers. Sinabi nga nito ni LeBron James mga idol dahil sa kanyang injury ay talagang pinahinga niya ang kanyang sarili, pinahinga niya yung kanyang ankle. Sinabi niya na hindi nga daw siya masyadong nag-ensayo para sa basketball sa loob ng 2 buwan sa off-season. Napakabihira nga daw nun sa kanya. Pero sa loob daw ng 2 buwan na yon ay nag-workout naman siya at hinanda ang kanyang katawan. At nung naging healthy na nga daw siya at wala na siyang iniindang injury sa kanyang ankle, nag-umpisa na siyang mag-ensayo para sa basketball. Ayun nga siguro mga idol ang naging dahilan kung bakit unang game pa lang ng Lakers sa regular season ay parang napakalakas na neto ni LeBron James. Parang hindi nga siya nag-off season. Para nga dito kay LeBron mga idol ay pinrioritize niya nga ang kanyang kalusugan sa off season. At kahit na nga na nagpahinga siya ng matagal ay worth it naman yon dahil super healthy na nga siya ngayon at lakay na naman natin ito against sa Golden State Warriors. At sa ating sunod na balita naman mga idol, ito nga si Ben Simmons ay willing to do whatever na nga daw. Gagawin na ang lahat para lang makaalis dito sa Philadelphia. At matapos nga yan ang naging insidente nila ni Coach Doc Rivers, diba't pinalayas nga siya sa practice. At ito, nagbigay na nga siya ng pahayag, gagawin niya na ang lahat para makaalis lang dito sa Philadelphia. So para nga dito kay Ben Simmons mga idol, wala nang tsansa na magkaayos pa sila netong team ng Philadelphia matapos ang mga insidente netong mga nakaraang araw. At sa ating huling balita naman mga idol, ito nga si Charles Barkley sinabi etong Chicago Bulls daw ay mas malakas pa dito sa team ng Miami Heat. Malalagpasan nga daw netong Bulls sa standings etong Heat sa regular season. At ayan nga mga idol ang naging paniniwala neto ni Charles Barkley. Sa tingin ko naman ay kilala na natin itong si Charles Barkley na panay mali nga ang nagiging prediksyon. Kagaya na lamang nung sinabi niya na ang Blazers daw ay matatalo ang Lakers sa round 1 nga sa playoffs nung sa NBA bubble. Isa nga lang yan mga idol sa maraming mali na prediksyon nito ni Barkley. At abangan na lang natin kung ito bang team talaga ng Chicago Bulls ay mas malakas dito sa team ng Miami Heat. So ayun nga ang ating mga balitang NBA ngayon mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!